Yes, magandang gabi po muli sa ating lahat. Tayo po'y muli narito sa araw ng Lunes. Salamat sa Panginoon dahil kagabi tayo'y kanyang iningatan, kanina umaga tayo'y kanyang ginising at ibinangon po ng meron pong kalakasan. Salamat sa Panginoon. Ngayong oras nito, minsan pa, tayo po ay magpupuri sa Panginoon sa pamagitan ng awitin. Kaya tignan po natin ang ating pong mga sarili. Hayaan natin, hingilingin natin sa Panginoon ang kanyang patuloy na pagkasi sa ating mga buhay. So sa lahat po ng nakakapanood, nakaview po sa live streaming na ito ng Bed of Promises, hinihiling ko po na tayo po ay humanda para sa pagpupuri sa Panginoon. So connect nyo na po ang inyong po mga cellphone sa inyong Bluetooth speaker at sa inyong mga television at sama-sama po tayong magpuri sa Panginoon ngayong pong araw na ito. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah, Jesus. Come on. Hallelujah, Jesus. Glory. Sabay-sabay po tayo. Sarap mo kasama aking Panginoon at Diyos Ama. Kahit may problema, ayos lang basta't kasama ka. Tapat mong kaibigan sa lahat ng oras maasahan. Sarap mong kasama aking Panginoon at Diyos Ama. Hallelujah, Lord. Sarap mong kasama aking Panginoon at Diyos Ama. Kahit may problema, ayos lang basta't kasama ka. Hallelujah, Lord. Tapat mong kaibigan sa lahat ng oras maasahan. Sarap mong kasama aking Panginoon at Diyos Ama. Hallelujah, Lord. Nais kong sabihin sa'yo, dilip ako sa pag-ibig mo. Ayoko nang umibig pa, Diyos, nangibig pa sa'yo. Ang sarap mong kasama aking Panginoon at Diyos Ama. Kahit may problema, ayos lang basta't kasama ka. Tapat mong kaibigan sa lahat ng oras maasahan. Sarap mong kasama aking Panginoon at Diyos Ama. Minsan pa natin sabihin sa Panginoon, nais kong sabihin sa'yo, dilip ako sa pag-ibig mo. Ayoko nang umibig pa, O Diyos, nagbigit pa sa'yo. Hallelujah, Jesus. Wala na pong ihigit sa pag-ibig ng Panginoon. At siya po yung tunay na umiibig kapag ka tayo po may problema. Hindi po siya kumakalimot. Siya'y lagi naroon na tayo po ay lagi sinasama. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Sa'yo, pilip ako sa pag-ibig mo. Ayoko na umibig pa, O Diyos, nang higit pa sa'yo. Ang sarap mo kasama aking Panginoon at Diyos Ama.
Kahit may problema, ayos lang basta't kasama ka. Tapat mong kaibigan, sa lahat ng oras maasahan. Ang sarap mong kasama, aking Panginoon at Diyos Ama. Ang sarap mong kasama, aking Panginoon at Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Siya lang ang number one sa ating mga buhay. Amen! Sapagkat siya lang yung tunay na umiibig sa atin. Hallelujah! Umiibig sa'yo at umiibig sa'kin. Meron lang yung isang Diyos. Kaya naman, ating sabihin sa Panginoon na siya lamang ang number one sa ating mga buhay. Amen! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Sabay-sabay nating awitin. Ikaw lang ang puri. Masasambahin ko. Hallelujah. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay pinagbabago. Hallelujah, Jesus. Pangamba ko'y nawawala sa piling mo. Kapayapaan ang nadarama sa puso ko. Pangapangako mo, panghahawakan ko. Walang ibang Diyos na tulad mo. Sasambahin ko Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo. Hey! Aking buhay, ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. Ako ay tinulad mo sa agila. Hey! Lilipad ng lilipad sa presensyo mo. Kagalakan ko. Hey! Kalakasan ko. Babago. Hallelujah! Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga
salita mo ay di magbabago. Hallelujah, Jesus. Bless you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon sapagkat yung lakas niya ay binibigay niya sa atin upang ating maging lakas. Amen. Tayo man po ay pagod sa maghapon, pagod din naman tayo sa mga pagsubok at problema dumating sa ating mga buhay. Pero salamat sa Diyos sapagkat mayroong Diyos na nagpapalakas sa atin. Sabi ng ating inawit, tayo itinulad ng Panginoon sa isang agila na walang lilipad ng lilipad at mamumuhay tayo sa kanyang presensya. Amen. Salamat sa Panginoon. Salamat sa kanyang kapangyarihan patuloy na tayo sinasama ng Panginoon. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Kalagayan natin sa buhay, hirap man o lungkot ay karamay. Ang Diyos kahit kailan hindi niya tayo pinabayaan. Hindi niya ginawang tayo'y iwan. Ang Diyos kahit kailan. Kaya't siya ay nararapat bigyang pasasalamat. Diyos ay lagi nang tapat sa ating lahat. At kay buti ng layunin niya, kay inam ng hangarin niya, ang tayo'y makapiling niya sa kalangitan. Kahit kailan hindi niya tayo pinabayaan. Hindi niya ginawang tayo'y iwan. Ang Diyos kahit kailan. Kaya't siya ay nararapat bigyan pa sa salamat. Ang Diyos ay lagi na tapat sa ating lahat. Kay buti ng layunin niya, kay inam ng hangarin niya, ang tayo'y makapiling niya sa kalangitan. Kaya't siya'y nararapat, kaya't siya ay nararapat bigyang pasasalamat. Ang Diyos ay lagi nang tapat sa ating lahat. Kay buti ng layunin niya, kay inam ng hangarin niya, ang tayo'y makapiling niya sa kanya.
sa kalangitan, sa kalangitan. Hallelujah, Jesus. Panginoon, salamat po. Salamat po, Panginoon, sa yakap ng iyong presensya. Patuloy po namin hiling at dalangin, Panginoon. Huwag po kaming mawalay sa inyo, Panginoon. Sapagkat ang tunay na lakas, ang tunay na buhay, ay nasa sa iyo lamang, Panginoon. Kaya naman sa oras na ito, Panginoon, ayaan po ninyo na kaming lahat ay patuloy na pagkaroon, o Diyos, isang buhay na patuloy na nakasalig sa iyo, Panginoon. Samahan niyo po, Diyos, ang aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sa sarili ko, kung wala ka, ako'y di mabubuhay. Ang puso ko ay narito sa iyo, O Diyos, ibibigay. Yakapin mo ako. Pagyakap mo ay kailangan. Huwag mo ako bitiwan. Yakapin mo ako. Yakapin mo ako. Ako'y huwag mong bitikwan. Yakapin mo ako. Dakilang Diyos,
Salamat po, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. Tayo po'y makikinig ng salita ng Panginoon. At ngayong oras pong ito ay lagay po natin ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos sa kanyang presensya. Hallelujah, Jesus. Purihin ang Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Thank you, Lord. Alam ko pong kayo'y nasa pag-iingat. Tayo'y nasa pag-iingat ng Panginoon. Amen po. Thank you kay Lord sapagkat minsan pa ginising niya tayo ngayong umaga at patuloy na pinapahiram ng buhay. Araw-araw, yung hininga po natin, pagpapala na po yan. Kaya araw-araw, may dahilan tayo para pasalamatan ng Diyos at purihin siya pag-gising pa lang natin sa umaga. Amen po. At sa gabing ito, patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Diyos upang patuloy tayong i-remind ng Panginoon ng mga bagay na nais ng Diyos na atin pong maalala at ilagay sa ating mga puso sapagkat patuloy tayong nagdiriwang ngayong buwan ng Pastor's Appreciation Month. At naniniwala ako, hindi lang po pastor ang atin pong ina-appreciate, pati po yung mga manggagawa behind sa success ng isang pastor. Di po ba, bawat tagumpay ng isang lingkod ng Diyos, may mga manggagawa, miyembro na nasa likod nila na sumusuporta, nananalangin at patuloy na nagiging katuwang ng pastor. Kaya salamat sa Panginoon. Sa gabing ito, basahin po natin ang ating teksto sa 1 Corinthians chapter 12 verse 31. Yung verse po natin noong nakaraang linggo. But eagerly desire the greater gifts. Sa Tagalog, kaya't buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila. At ngayon ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Hindi po inaalis ng Panginoon na magnasa tayo ng greater gifts, bagamat ang kaloob sa Kanya po nang gagaling at ibinibigay ng Espiritu Santo ayon sa Kanyang maibigan. Pero pwede tayong mag-desire. At pag nakita ng Espiritu Santo na yung desire ng puso natin ay hindi naman po masama at alam niyang tayo'y may kakayanan na ito ay magawa o maging mabuting katiwala tayo, hindi tayo bibiguin ng Espiritu Santo sa desire ng puso natin. Sabi nga sa Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Hindi niya pinagkakait yung desire ng puso natin. Pag alam naman ng Diyos na ito'y ikabubuti ng gawain niya, ikabubuti ng ministering ipinagkatiwala niya po sa atin. Amen po. Tayo muna po yumukot manalangin at ipanalangin po natin yung mga kapatid natin ngayon na humaharap sa bagyo. Alam ko po may signal number 2, signal number 1 dahil nagsanib po yung dalawang bagyo. Si Maring, kung hindi po ako nagkakamali, hindi ko po kilala yung kapartner niya. Ipanalangin po natin yung ating mga kapatid na ngayon daw po ay binabayo ng malakas na hangin at malakas na ulan sa kanila. Okay po, tayong lahat ay yumukot manalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, Ama, upang patuloy na itaas sa iyo ang pag-aaral ng iyong mga salita. At bago po yan, Ama, patuloy naming dinudulog sa iyo mga kapatid namin na ngayon ay nasa gitna ng bagyo. Lord, mayroon pong mga nag-message, Panginoon,
na sila, Panginoon Pare God, ay binabayo ng malakas na hangin at malakas na ulan, Panginoon, sa Benguet Province, Father God. Meron pong nararanasan. Ingatan mo po ang Glover family, Father God, ang kanilang tahanan, Lord God, na alam namin, sabi po, na kapag po ang bagyo ay dumarating sa lugar nila dun sa bandang Benguet, Panginoon, yung landslide, Panginoon, at pagguho ng lupa, Father God, at ang sobrang pagbaha, Panginoon, ay kanilang nararanasan. Lord, ingatan mo't kalingain ng mga kapatid naming nasa gitna ng matinding bagyo, hindi lamang po sa Benguet Province, Lord, ganun din po mga kapatid namin, mga kamag-anak po nila na nasa lugar, Panginoon Pare God, ang signal number 2 at signal number 1, Lord God, kalingain mo po ang aking mga kapatid, yung mga probinsya, Panginoon, na ngayon ay binabayo, Panginoon, ng matinding bagyo, matindang malakas na ulan at malakas na hangin, Panginoon. At Lord, dalangin po namin yung pag-iingat mo, Panginoon, sa kanilang mga kamag-anak, mahal sa buhay, sa mga BOP viewers namin, Lord God, na alam namin, Panginoon, ay nasa ngayon, ay nasa matindi, Panginoon Pare God, na pinagdadaanan. Lord, salamat po. May Diyos na nangakong hindi mo sila iiwanan, hindi mo kami pababayaan, Ama, at alam naming ikaw ang Diyos na kakalinga sa kanila. At kami, Panginoon, sa gabing ito, samahan ng iyong Espiritu Santo upang mga salita mo ipatuloy naming mapag-aralan ng ayon sa iyong kalooban at may karunungang galing sa iyo, Panginoon. Ikaw ang magpaunawa sa amin ng mga salita mong nais mong maitatak sa puso namin, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong pagsama. Ama, ikaw lamang ang mataas at mag-glorify sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Sa lahat ng bagay, kahit tayo'y nangangaral ng salita ng Diyos, kahit tayo'y nakikinig, kahit ano ang ginagawa natin, kahit tayo'y nananalangin, isa lamang po ang goal ng bawat isa sa atin, mag-glorify ang Diyos sa lahat ng bagay na gagawin natin. Kaya lahat daw ng bagay na gagawin natin, lagi nating isipin sa Diyos natin ginagawa at hindi sa tao. Okay, pag-aralan po natin 1 Corinthians 12:31, bago po nag 1 Corinthians chapter 13 verse 1. Sa 12:31 ang sabi doon, but eagerly desire the greater gifts. Kaya't buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila. At ngayon ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Ito po ay yung verse 13, ay chapter 13. Okay, simulan natin sa verse 1. Ang sabi po sa chapter 13 verse 1, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaungaw o pompiang na tumataginting. So ang sabi po doon sa chapter 13 verse 1 ng Korinto, ng 1 Corinthians, sa sulat po ni Apostol Pablo, sabi niya, speak, kahit daw ako'y makapagsalita, speak in tongues of men, makapagsalita ako ng mga salita o wika ng mga tao. Okay, speak the language of human beings, di ba? Kumbaga lahat ng tao naiintindihan ka, alam mo lahat ng salita ng tao, kumbaga kung ano yung human languages, ay kumbaga alam mo lahat sabihin. Yun po yung inaano ni Apostol Pablo. Or even angels, di ba? Even of angels, but I have no love, di ba? Kumbaga parang sinabi niya, kahit yung mga salita ng anghel, kaya kong sabihin, kaya kong bigkasin, at ang wika ng mga anghel, kahit naiintindihan ko, kahit nakakapagsalita ako nito, at lahat ng wika ng mga tao, sabi niya, pero wala akong pag-ibig, wala akong kabuluhan, para lang daw akong pompiang na tumataginting, sabi doon, para lang daw akong batingaw na umaalingaungaw at pompiang na tumataginting. Sa English, ang sabi doon ay, I may be able to speak the languages of human beings and even of angels. But if I have no love, my speech is no more than a noisy gong or a clanging bell or clanging cymbals. Diba? Napakaingay po ng bell. Pag yan ay pinatugtog, pinatunog, o kaya yung cymbals, diba? Napakaingay po niyan. O kaya ay sabi doon ay noisy gong. Alam nyo ba yung gong? Yung pinopokpok na malaki po, yung sa Itbulaga. Pag nagsisimula ang Itbulaga, diba may gong na pinopok
pok na malaki. Yan po'y pag pinatunog nyo ay maingay po yan. Mahahalin tulad lang daw tayo sa mga taong, sa mga instrumentong yan. Kung tayo daw po, kahit nakakapagsalita ng lahat ng wika ng tao, naiintindihan natin lahat ng wika, nakakapag-communicate tayo sa lahat ng wika, at maski wika ng anghel, alam natin, nasasabi natin. Pero ang sabi doon, pero kung wala tayong pag-ibig, wala tayong kabuluhan. Ano gusto ipakita nito ni Apostol Pablo? My speech is no more than a noisy gong or a clanging cymbal or bell. Kapag daw tayo ay nakakapagsalita ng lahat ng wika, ano gusto? Paul uses hyperbole. Pag sinabing hyperbole, hyperbole, exaggerated statements. Paul uses exaggerated statements dito sa kanyang binanggit. Kasi wala namang taong alam lahat ng wika. Pwedeng meron kang alam. Mga pinakamarami na meron ako napanood sa YouTube ay 12 languages. Alam niya, iba't ibang wika ng iba't ibang bansa. Eh napakarami po nating iba't ibang wika sa iba't ibang bansa. Eh Pilipinas lang eh, napakarami po nating wika, iba wika ng mga ano natin, ng mga probinsya po natin. At sabi pa dun, kahit wika ng anghel, abay wala pong taong pwedeng makaalam ng wika ng anghel. Kaya nga si Paul uses exaggerated statements. Ginamit niya na yung exaggerated statements kahit na mismo, kahit na imposible, pero kung posible man, pero imposible, ang isang tao alam lahat ng wika at ang isang tao malaman ng wika ng anghel, pero exaggerate lang ni Pablo at sabihin nga, o sige na, alam mo na lahat ng wika ng lahat ng tao, o sige na, alam mo na yung wika ng anghel, naiintindihan mo at nakakapagsalita ka. Pero wala daw yung kabuluhan kung wala kang pag-ibig. Yun ang gustong i-ano ni i-stress ni Apostol Pablo, na kahit ano pang wika ang alam mo, pag wala kang pag-ibig, wala kang kabuluhan. Ano, okay, tuloy natin. Even if we could speak not only the humans, oh, di ba? Even if we could speak not only, di ba, the languages that human beings, di ba, the various languages that human beings speak, but even the languages used by angels, if he did not speak in love, it will not be nothing but noise. Yun ang gustong i-stress ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, na kahit na alam mo sabihin ang various languages o various human languages, sabi doon, at even, sabi doon, the languages used by angels, but if he did not speak in love, sabi doon, it will be nothing but noise. Kaya gusto ipakita sa atin ni Apostol Pablo o ng salita ng Diyos, anumang wika ang lumalabas sa iyo, gano'n man kaganda, gano'n man kagaling, anumang wika ang alam mo, kahit nga lahat nga raw ng wika at maski wika ng anghel, pero kung wala kang pag-ibig, you will not speak in love, you, ano sabi doon, it will not be nothing but noise, ingay lang. Kumbaga, pompyang na tumataginting, sabi doon, para ka lang daw batingaw na umaalingaw-ngaw. Walang kabuluhan ang sasabihin mo, gaano man kaganda, gaano man kagaling, gaano man katalino, kung walang pag-ibig, ingay lang. Kaya gusto ng Panginoon, bakit ini-encourage tayo ng Diyos? Na ano, na ang bawat salitang lalabas sa labi natin, ito dapat ay ano, minomotivate, o ito daw ay bugso ng pag-ibig. Diba? Kaya nga, yung pag-ibig daw, maski daw po pagkokorek, pag ikaw ay nagkokorek, kahit na ang ganda ng concern mo, kahit gano'n pa kaganda ang concern mo, kahit gano'n pa kaganda ang motibo mo, kapag ang pagkokorek mo, walang pag-ibig, wala kang kabuluhan. Kaya nga, correct with love. Pag nagko-correct tayo, nagtayo'y nagtutuwid, magtuwid daw tayo ng may pag-ibig.
Hindi po sayang. Kaya nga maraming pagtutuwid ang magulang sa anak nang sabi lang, hindi ako nagkulang ng pagsasalita. Hindi ako nagkulang ng paalala sa anak ko. Pero bakit nagkaganyan ang kanyang buhay? Pero bakit ganun pa rin ang kinalabas? Hindi ako sa'yo nagkulang. Pero bakit ganyan ang buhay mo? Hindi ako nagkulang ng paalala, kapatid. Baka yung concern mo, yung correction mo, yung paalala mo, yung pagsasalita mo, kumbaga pagre-remind mo sa anak mo, kumusta? Ito ba ay bugso ng pag-ibig o bugso ng galit? Bugso ng pagiging matuwid o bugso ng ano? Kapatid, lagi nating tatandaan, lahat ng sasabihin natin kailangan bugso ng damdamin. Kumbaga motivated by love. Kumbaga tayo ay inaano ng pag-ibig. Bakit? Kasi pag ang lalabas sa labi natin, pag kahit pagtutuwid yan, kahit yan ay pagkokorek, pagre-remind, pag yan ay motivated ng pag-ibig, may dating sa taong tatanggap nito. Pero kahit anong ganda ng salita mo, pag galit o nagmo-motivate ng maling motibo, nagmo-motivate ng ano, ng selfishness, o parang gusto mo lang ipakitang tama ka, kaya mo gustong sabihin ng isang salita, pag hindi motivated ng pag-ibig, you are nothing. Noise. Kahit ano pang ganda, kahit tama ka pa, pag hindi motivated ng pag-ibig, noise lang daw, sabi ng Biblia. Kaya nga, di ba, desire the greater gifts. Ano yung greater gifts? Lahat ng gifts na ibibigay sa'yo ng Espiritu Santo, motivated by love. Di ba? Gusto niya i-apply mo, dahil pinag-aralan natin, pag hindi mo in-apply o ginamit yung gift na binigay sa'yo, sabi ng Biblia, yan ay pwedeng kunin at ibigay sa iba. Pero ang sabi po ng Diyos, hindi masamang magnasa ng mga gifts ng prophecy, doing miracles, healing. Abay, maganda yan pag may gifts of healing ka. Dahil lahat ng taong may sakit na magpapapray sa'yo, siguradong gagaling. Kung may doing miracles ka, gift of doing miracles, di ba? May gift of giving ka, hindi yan masama. Lahat ng gift maganda at magagamit natin. Pero pag hindi motivated ng love, may self-motive at merong ibang ano, kumbaga parang para lang pansarili, kapatid, noise ka lang daw pag sa pagsasalita. Tuloy natin. Love in Greek meaning a selfless concern for the welfare of others. Kasi ang love na ginamit dito sa 1 Corinthians 13 sa Greek, ang ibig sabihin ay a selfless concern for the welfare of others. It is Christ's love manifested on the cross. Ito daw yung tulad ng pag-ibig ni Kristo na pinaktunayan niya sa cross of Calvary. Amen. Ano yun? Yung pag-ibig na pinatunayan niya sa cross of Calvary. Bakit? Kasi ang sabi niya doon, di ba sabi niya na mahal niya ang mga taong ibinigay ng Diyos sa kanya. Di ba? Pero pinatunayan niya sa cross of Calvary. Dahil sabi ng 1 John 3:18, mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Tayo, sabi doon, ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. So ang tunay na pag-ibig, hindi lang sa salita. Pwedeng may salita, pero back up pa ng gawa. Parang may gifts ka of speaking, pero motivated by love. Hindi pwedeng ano, kailangan laging may motive, oh, mayroong ano ang pinanggagalingan. Kaya sabi doon, mahal mo, magulang mo, pakita mo, patunayan mo sa gawa, tulad ng ginawa ni Kristo sa cross of Calvary. Pag ano sabi ng John 3:16, yung ama mahal ang mundo, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus, may gawa ibinigay niya si Kristo sa mundo na makasalanan, upang ang sino mang sumampalataya kay Kristo ay hindi na mapapahamak sa impyerno, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maski ang Diyos Ama, nagmahal, pero hindi lang salita, pinakita niya sa gawa, ibinigay niya si Kristo, ang kaisa-isang anak ng Diyos. At si Kristo, mahal niya ang tao, mahal niya ang makasalanan, ano, hindi lang salita, pinatunayan niya na matay siya sa krus ng Kalbaryo. Kapatid, ang totoong pagmamahal,
ang salitang may totoong pag-ibig, hindi lang salita, may kalakip na gawa, motivated by love. Naintindihan natin. Amen. So ang sabi po doon, paano? Paul declares that even their most spectacular manifestation of words mean nothing unless motivated by love. Kahit na yung spectacular manifestation of words mean nothing unless motivated by love. Love expressed at not only in words but in actions. Actions not motivated by love is nothing. Laging ang pagsasalita motivated ng love. Yung salita mo na dahil ikaw ay nagmamahal, dapat motivated ng actions. Pero yung action mo dapat motivated pa rin ng love. Sabi ng 1 John 3:18, huwag kayong umibig sa pamamagitan lang ng salita. Dapat may gawa. Pero yung salita at gawa motivated by love. Kaya kapatid, kahit sinasabi ng asawa mo, I love you araw-araw, kung hindi napapatunayan sa gawa, mayroong salita at may gawa motivated by love. Dapat magka-partner yan. Hindi pwedeng isa lang, pareho. Kasi kailangan din natin yung words, kailangan din natin yung action. Ganon din kay Lord. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, I love you. Nagpupuri ka, Lord, I love you. Gawin mo, patunayan mo. Lord, I will worship you. Lord, I will serve you. Huwag mong sabihin, patunayan mo sa pamamagitan ng gawa, motivated by love. Diba? Ilang beses natin sinasabi, Lord, I love you. Words. Gusto ni Lord naririnig yan, pero sabi niya, huwag kayong umibig sa pamamagitan lang ng salita. Bakit? Kundi umibig kayo sa pamamagitan ng gawa, motivated by love. Kaya kapatid, ilang beses mo, pag sinasabi mo kay Lord, I love you, nag-e-expect si Lord ng ano, patunayan mo anak sa gawa, motivated by love. So, naiintindihan natin. Oh. Paano tayo, ang pagmamahal? Paglilingkod, iba-iba raw ang language ng love. Mayroon tao ang language ng love. Oo, yung ang language ng love niya, service. May mga tao kaya may mga asawa, magulang, anak. Iba-iba kasi ang language ng love natin eh. May mga tao kasi ang language ng love niya ay ano, service. Kaya kahit regaluhan mo ng regaluhan, kahit ano pang gawin mo masasabing magagandang salita para hindi niya maramdam. Kaya minsan sinasabi natin, ginawa ko, ano na, sinabi ko na lang, ano, nire-regaluhan ko naman siya. Hindi ko naman siya nakakalimutan. Pero bakit kaya hindi niya maramdamang hindi ko raw pa rin daw siya mahal? Eh baka yung love language ng asawa mo, service, alamin mo ang love language niya. Kasi iba-iba ang love language ng tao. Ano ibig sabihin love language? Doon ko nararamdamang mahal ako ng asawa ko pag yun ang ginagawa niya. Intindihan natin, iba-iba po tayo ng love language. Okay, tuloy natin. At sabi doon, doon sa one tayo doon. So, speak. Sabi niya, kahit magsalita ka ng kahit anong bagay, pag hindi motivated ng love, you are nothing. Noise lang daw yan. Kahit pa magsisigaw ka dyan, kahit magpuri ka pa kay Lord dyan, kahit pa pag hindi motivated, kahit mag-speak ka dyan, mangaral ka, kahit, di ba, kahit anong gawin mo na magagandang pananalita, ganun din sa correction. Reminder ni Lord, ang niutusan tayong rebuke, di ba? Correct, tama po yun. Pero pag walang pag-ibig, ingay ka lang. Maski sa pagkakokorek, pagre-remind, pagtutuwid natin sa mga anak natin, sa asawa natin, sa pastor natin, sa kamanggagawa natin, kahit sino, dapat motivated ng love. At yung sinasabi daw, kailangan wag lang salita. Yung salita, mapapatunayang totoo yan. Motivated by love. Pag ang salita, motivated by love, may action. At yung action, motivated din ng love. Okay, so ang salitang motivated ng love, may action. Okay, pag wala, puro salita lang, walang pag-ibig. Dahil kung may pag-ibig yan, iaak mo yan. Ngayon kung walang pag-ibig, puro lang salita, ingay lang daw yan sa pandinig ng Diyos.
naiintindihan po natin. Na, verse 2. Number 2, sabi doon, kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malalaking pananampalataya, anupat na palilipat ko mga bundok, ngunit wala namang akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Sa second naman, ito naman, great faith. Yung una, speak, di ba? Kahit makapagsalita ka, kung walang pag-ibig, pag ang salita mo may pag-ibig, may action yan. Naalala ko po, kaya tayo po, hanggang kasama ang magulang, wag lang sabi ng sabing mahal si nanay, mahal si tatay, patunayan mo habang kasama mo. Yung asawa, wag lang sabing I love you sa asawa, kung hindi mo napapatunayan, patunayan mo. Dahil ang pagsasabi mo ng mahal kita nanay, mahal kita tatay, mahal kita lola, mahal kita sweetheart, kung ano man ang tawag mo sa asawa mo, mahal kita anak, kailangang motivated ng love. At pag motivated ng love ang sinasabi mo, may action. Hindi lang salita na papatunayan sa gawa. Naintindihan natin? Amen po. Okay, yung pangalawa, mysteries. Diba? All mysteries and all knowledge. Kahit daw napapa, di ba sabi doon, ang tindi. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, lahat ng mysteries, kaya kong maunawaan. At ako talagang magaling magpahayag ng salita ng Diyos, ang sabi doon. Kung meron man akong ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat napapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Mysteries and ano, all knowledge. Eh, hindi naman lahat ng tao nasa kanya lahat ng kaalaman. Kaya nga ito, gumamit na naman si Apostol Pablo ng exaggerated statement, hyperbole, sabi doon. Bakit? Kasi, gusto pa kita ni Apostol Pablo, kahit na lahat ng kaalaman alam mo, kahit na napakatindi ng pananampalataya mo, kahit na ang tindi ka mangaral, pero pag wala kang pag-ibig, wala kang kabuluhan. Ya kapatid, kahit all mysteries, anong gusto pa ito sa atin ng Panginoon? Again, Paul uses not meant to be taken literally to express the amount of understanding possessed, di ba? Even we are gifted with unlimited knowledge, but if we possess and exercise that knowledge in love, he is nothing. Faith that can move mountains, a special capacity to trust God, to remove or overcome overwhelming obstacle. Again, Paul uses exaggerated statement, but does not love, you are nothing. Kaya nga lagi nating sinasabi, huwag mong bilangin yung laki ng ginagawa ng tao sa iyo. Ang tingnan mo, bagamat maliit, pero may pag-ibig, mas higit kaysa sa malalaking bagay, pero walang pag-ibig. Kaya gusto ng Diyos, sukatin natin ang pagmamahal ng mga taong nakapaligid natin, hindi sa laki. Sukatin natin saan yung pag-ibig ang nag-udyok sa kanila para gawin yun. Amen? Meron po ako, hindi ako magbe-mention ng pangalan. Meron po akong, meron pong natutuwa po ako. Kumbaga parang yung nagpipilit, alam mong mahal ka. Meron nga nagsasabi, Pastora, actually gusto kita i-bless, kaya lang wala po akong kakayanan na ikaw ay bigyan kahit anong bagay. Pero Pastora, yung panalangin ko lagi nasa'yo. Diba? Nagsasabi, ano ako dun, na-touch ako dun. Bakit? Nag-message siya sa akin, gusto niya akong i-bless, pero wala siyang kakayanan. Kundi ako ang nagagawa niya lang sa akin, ipanalangin. Diba? Tapat yung puso niya. Pero alam ko yung, ano niya, yung labi niyang sabihin. Pero alam ko yung puso niya, talagang ganun yung pagmamahal. Diba? Meron nga sa akin may nagbibigay, kumbaga parang yung may magbibigay sa, meron nga sa akin nagbibigay, nagpapadala na, Pastora, gusto ko tayo i-bless pero ito lang ang kaya ko. Na kung titingnan mo, ang liit-liit, pero bakit yung udyok ng pagmamahal? Kaya lagi yung sinasagot sa kanila, small things becomes big when love is in it. Di ba nung linggo nga may nag-abot sa akin, nakasobre, naka-envelope po. Pero nung tingnan ko, na-touch po yung puso ko. Kasi kung titingnan mo, walang halaga. Walang halaga kundi yung binigay niya sa akin. Kung titingnan mo, kumbaga kahit ilang libong ganun kaya mong bumili. Pero ang tiningnan ko, yung desire ng puso niya, i-bless ang lingkod ng Diyos. Kasi alam ko, wala naman sila. Pero yung desire, kaya kapatid, yun ang tingnan natin.
Huwag yung laki. Huwag mong paghanapan ng asawa mo ng malaking sweldo. Ang hana, ang tingnan mo, yung pag-ibig niyang nagsasaklipisyo maghanap buhay. Huwag ka maghanap sa anak mo ng mag-excel sa school. Ang tingnan mo, nung design ng puso niya magsagot, mag-aral. Huwag lagi tayong tumingin sa malaki. Ang tingnan natin, kahit maliit yung ginagawa sa'yo, basta may pag-ibig, yun ang tinitingnan ng Diyos. Kasi sabi ni Lord, oh, kahit maunawaan mo lahat ng hiwaga, kahit garo makapagpalipat ka ng bundok, kahit ang tindi ng pananampalataya mo, kahit makapagpahayag ka ng salita ng Diyos, makapaglingkod ka sa lahat ng tao at makita mo yun, pero kung wala ka raw pag-ibig, wala sa laki. Kaya nga ginamit ni Apostle Pablo yung exaggerated statements. But kung wala kang pag-ibig, you are nothing. Amen po. Kaya kapatid, yun po. Kasi minsan hindi natin napapansin yung mga small things eh, na ginagawa ng anak natin. Yung small things na ginagawa ng asawa natin. Kasi lagi tayong nakatingin, kailangan malaki. Kailangan, kumbaga parang may pagmamalaki mo na ganito, binigyan ka ng ganito. Appreciate. Huwag tayong mag-ano sa malaki, sa maliit. Kung sa maliit na bagay, marunong ka mag-appreciate. Kailan mo pinasalamatan yung anak mo sa maliit na bagay na ginawa niya? Ay, maliit lang yan. Hindi tayo mag-expect agad ng malaki. Pero gusto ng Diyos, tingnan mo yung pag-ibig. Nag-udyok para gawin yun. Amen po. Yung maliliit na bagay na ginawa sa iyo ng asawa mo, ng biyenan mo, ng magulang mo. Ito lang ang kayang gawin. Pero ang iano mo doon, yung udyok ng pagmamahal, bakit niya ginawa yun? Amen po. At ang susunod na verse ay verse 3. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot sa akin. Ito naman, ibigay, ang sabi doon, diba? Surrender my body to the flames, a reference to suffering, martyrdom, through burnings, crucifixion, etc. As many early Christians experience, even the supreme sacrifice, if not motivated by love, accomplishes nothing. Even the supreme sacrifice, if not motivated by love, accomplishes nothing. Kung gusto pa kita sa atin, hindi naghihangad si Lord sa iyo ng malaking paglilingkod. Hindi niya kailangan ibigay mo sarili mo para sunugin. Kung wala ka namang pag-ibig, walang kabuluhan. Kapatid, kahit maliit lang ginagawa mo kay Lord, pero ang Diyos, kita ng Diyos yung puso mo. Masaya kang gawin para kay Lord. Magsakripisyo kang manood gabi-gabi. Magsakripisyo kang mag-share ng video kahit minsan nakakarinig ka ng hindi magandang salita. Minsan na persecute ka pa. Kahit yung paglilingkod mo kay Lord, hindi na-appreciate. Maliit lang, hindi nakita, hindi na-appreciate kasi maliit nga lang. Hindi na napansin ni pastor, hindi napansin ng leader mo, hindi napansin ng asawa mo. Pero ang Diyos nagagalak pag ang ginagawa nating sakripisyo, motivated by love. Kasi dito siya nakatingin. Kaya huwag ka mag-isip, tsaka Lord, gusto ko magpagawa ng church, gusto ko magbigay ng ganito. Huwag kang titigil sa laki. Kung ano kaya mo, lagyan mo ng pag-ibig, masigit yung sa Diyos. Hindi mo kailangan maghintay na ikaw ay may malaking magawa. Sabi ni Lord, aanin ko yan kung wala kang pagmamahal sa akin. Kaya kapatid, kahit maliit, huwag mong tinitinaano yung maliit lang yung kaya kong gawin. Kapatid, puso ang sukatan ng Diyos. Hindi mo kailangan maghintay umaman ng umaman. Hindi mo kailangan maging magaling na magaling. Hindi mo kailangan maging matalinong matalino. Hindi mo kailangan yung mga bagay na ano, kumbaga lahat na gusto mong gawin para ka lang makapaglingkod. Simulan mo kung ano kaya mo. Simulan mo sa maliit. Ang tinitingnan ng Diyos, motivated ng pagmamahal. Doon ka niya susukatin. Kaya hindi mo kailangang maghintay. Ngayon pa lang maglingkod ka na kay Lord kung ano meron ka. Hindi ka hihinga ni Lord ang wala ka. Hindi ka niya hihinga ng hindi mo kaya. Ang gusto niya lang, gawin mo dahil mahal mo siya. Dahil mahal mo ang Diyos. Yun lang ang qualification ni Lord. Walang iba.
Kaya mo ginagawa dahil mahal mo ang Diyos. Hindi ka sa tao gumagawa. Hindi ka sa tao naglilingkod. Hindi ka gumagawa para ma-please ang tao. Hindi ka nanonood dyan dahil kay Pastora Janet. Kasi makikita mo yung pagkukulang ko. Nagkakamali ako. Hindi kami perfecto. Pag ang dahilan ng panonood mo dyan, dahil sa amin. Pag makita mo ang kahinaan namin at kakulangan namin, at makita mo yung flaws namin, makita mo yung ano namin, aalis ka. Pero pag si Lord ang dahilan, bakit nandyan ka? Kahit ano pa marinig mo, kahit ano pa makita mo, mananatili ka kasi mahal mo si Lord. Kaya sabi 1 Corinthians, sabi ni Lord, ulitin ko, desire the greater gifts, but eagerly desire the greater gifts. Kapatid, hindi masama. Nasa iyo lahat ng kaloob. Hindi naman binibigay lahat. Pero hindi masama kung ano kaloob mo. Gusto ng Diyos, motivated ka ng pag-ibig. Ano yung ginagawa mo? Mahal mo si Lord. Ba't ka nagsasakripisyo sa asawa mo? Mahal mo si Lord eh. Bakit ka nagsasakripisyo sa anak mo? Mahal mo si Lord eh. Bakit ka nagsasakripisyo? Mahal mo si Lord eh. Kahit pagod ka na, bakit nagpapatuloy ka? Mahal mo si Lord eh. Dapat si Lord, dapat yung pag-ibig mo sa Diyos. Huwag kang magbibilang kahit maliit. Hindi mo kailangang tsaka na Lord kasi wala pa ako. Kung ano meron ka, gawin mo, ibigay mo sa Diyos. Kung ano kaya mo, lagyan mo ng pagmamahal. Yun ang gusto ng Diyos. Hindi mo kailangang hintayin pa kung kailan. Amen po. Kaya tinuturoan ko kayo yung pananalangin natin sa mga tao. Hindi madaling manalangin ha. Hindi madaling banggitin dami ng pangalan. Hindi madaling ipanalangin lahat ng tao humingi ng panalangin. Pero ba't natin ginagawa? Mahal natin si Lord eh. Tayo lahat ay umukot manalangin. Panginoon, bigyan mo kami ng pag-ibig na galing sa'yo. Lord, yung puso namin ang tinitingnan mo. Lahat ng ginagawa namin, Lord, hindi mo sinusukat ang laki. Gusto mo, Lord, motivated ng pagmamahal because God is love. Pag nagmamahal kami, nag-glorify ka sa buhay namin, Lord. Pag mahal namin yung asawa namin, kahit hindi sila perfecto, Lord, at ginagawa namin ang paglilingkod sa aming mga asawa at mga anak, kahit hindi sila perfecto, Lord, nalulugod ka, Lord, paglilingkod yun sa iyo na may pagmamahal. Lord, kung may ginagawa kami mabuti sa mga taong nakapaligid sa amin, kahit hindi sila mabuti sa amin, Lord, pero motivated kami ng love, Lord, nalulugod ka po sa amin. Lord, lagay mo po ng lahat ng bagay na gagawin namin. Yung selfless, hindi para makita yung sarili namin, kundi ikaw. Lord, selfless, nagsasakripisyo dahil mahal ka namin, Lord. Selfless, Lord, dahil mahal ka namin. Dahil lahat ng bagay na gagawin namin pag motivated by love, gaano man kaliit, inalulugdan mo. Lord, salamat po at huwag kami magmahal sa pamamagitan lang ng salita. Patunayan namin sa pamamagitan ng gawa. Sinasabi namin sa iyong I love you. Pero nakikita ka ba sa buhay namin kung yung maliit na kahinaan, kung yung mga bisyo na gusto mo bitawan namin, hindi namin mabitawan. Paano namin sasabing mahal ka namin, Lord? Kung yung pagpapatawad sa mga taong gumawa sa amin ng hindi maganda, hindi namin masunod, hindi namin magawa, tapos sasabihin namin mahal ka namin. Kung yung maliit na bagay na pinapagawa mo sa amin, inuutos mo, hindi namin magawa, hindi namin, tapos sinasabi namin laging, I love you, Lord. Dapat ang aming pong salita patunayan namin sa paggawa na motivated ng pagmamahal. Hindi namin pwedeng sabihin mahal ka namin kung yung ayaw mo ay ginagawa namin.
totoong nagmamahal sa iyo, Lord God. Kayang isakripisyo ang sarili. Pag ayaw mo, dapat ayaw din namin. Pag kinamumuhian mo, dapat kinamumuhian din namin. Pag kinalulugdan mo, dapat yun ang desire ng puso namin. Kung ano yung gusto mo, yan ang nagmamahal. Kung ano gusto mo, yun ang gagawin namin. Pero kung totoong mahal ka namin, kamumuhian namin yung kinamumuhian mo. Aayawan namin yung inaayawan mo. Hindi ka namin sasaktan, Lord. Magsasakripisyo kami. Lord, maraming salamat. Lord, lagay mo po yun sa puso namin na ang tunay na paglilingkod, hindi palakihan ng church, hindi pagalingan, hindi patalinuhan, hindi paramihan ng miyembro, hindi palakihan ng offering ng tithes, hindi palakihan pa ng parigad ng nagagawa. Ang tinitingnan mo lahat ng ginagawa namin, motivated by love, Panginoon. Lord, hindi po kaya kami pataasan. Hindi kami pa yung parigat, kailangan kakilala kami. Hindi kayo yung parigat, ang paglilingkod sa'yo pa yung parigat. Hindi kailangan kita ng tao. Hindi kailangan pinupuri ng tao. Hindi kailangan tanggap please ng tao. Lord, ang tunay na paglilingkod sa'yo, motivated by love, na alam namin gusto mo, nalugod ka, may sakripisyo kami, Panginoon. Ano man ang maging response ng tao sa paligid namin, dahil mahal ka namin, gagawin namin, Panginoon, dahil alam naming malulugod ka, Panginoon. Kahit magsakripisyo kami at kahit ano maging response sa mga tao sa paligid namin. Salamat po, Panginoon, sapagkat tinuturuan mo kami dahil ayaw mong masayang ang paglilingkod namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, iba ang sukatan mo sa sukatan ng mundo. Sa mundo palakihan, sa mundo pagalingan, sa mundo paramihan, sa mundo kung ano yung sikat, kung ano yung kilala, sa mundo kung ano yung nakakaplis sa tao, yun ang pinapalakpakan, yun ang tinatanggap sa'yo, iba, Lord. Kahit gaano kaliit, basta motivated ng pag-ibig at motivated na ginagawa namin para sa'yo, dun ka nalulukot, Panginoon. At yun ang kinalulugdan mo, gusto mo, Panginoon, kahit anong maging response ng tao. Salamat po sapagkat patuloy mo kaming tinuturuan. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. At yun po yung panalangin, mga kapatid nating may prayer request sa gabing ito, Lord God. Prayer healing kay James Dima Felix na nilalagnat in Jesus' name. Prayer healing po kay Josepa de Sacula, may bukol sa tiyan, 77 years old na siya at ayaw nang magpa-opera. In Jesus' name, dinideklara namin sa iyo mga lati, nagkaroon sila ng kagalingan. Si Elena Fortunova, dumudumi ng dugo, in Jesus' name, by your stripes, she is healed. Lord, ganun din po prayer healing kay Clarence May, Lord, electrolytes at anxiety, ngayon ay dinala sa hospital, kapatid po ni Joyce De Mesa, in Jesus' name, sa iyong mga latay nagkaroon siya ng kagalingan. Prayer healing po ng parigat para sa aming kapatid na si Tatay Peter, na ngayon ay dinala sa hospital, Lord, dahil hindi makaihi, in Jesus' name, dinideklara ko sa iyong mga latay nagkaroon siya ng kagalingan. Lord, prayer healing kay Brother Bernard Villanueva, asawa po ni Pastora Ana, na ngayon ay nasa hospital ng Maynila, in Jesus' name, dinideklara ko sa iyong mga latay nagkaroon siya ng kagalingan. Prayer healing kay Rhea Salvador, Lord God, adenomyosis, in Jesus' name, dinideklara ko sa iyong mga latay nagkaroon siya ng kagalingan. Prayer healing kay Baby Uy, Panginoon, husband and children na COVID positive, nasa Bacoor, Queenstro, in Jesus' name, Lord, dinideklara ko sa iyong mga latay nagkaroon sila ng kagalingan. Tinatas ko sa iyong mga kapatid, kung ito, Lord God, na may sakit, may karamdaman, Lord God, winagamit namin yung authority na binigay mo sa amin, anumang sakit at karamdaman na nasa kanilang physical na katawan, inuutusan namin to get out, in Jesus' name, at dinideklara namin sa iyong mga latay nagkaroon sila ng kagalingan. Salamat po, Panginoon, sa himalat kagalingan. Lord, prayer request, Dorina Galad and family, health, good health, provision at salvation ng kanilang pamilya. Thank you, Lord, in Jesus' name. Lord, prayer request ng aming kapatid, comfort sa naulila ni Nanay Bonifacia Villahin, Panginoon. Ang mother po ni Leonora Taliedo, Panginoon, Lord, aliwin mo po ang pamilyang naulila ni Nanay. Salamat po sa kaliwa ng Espiritu Santo. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, prayer request ni J.Ann and Bong Karingal, Panginoon, and family. Dalangin po namin, Father God, ang patuloy na provision, protection, covering, at patuloy mong pag-iingat sa pamilyang ito sa pangalan ni Jesus. Lord, prayer request po ng aming kapatid si Lorna Bautista, yung sari-sari store niya, Smart Padala at
GCash, Lord, pagpalain mo po, Panginoon, ang business na pinagkatiwala mo po sa Kanya. Ikaw ang nagbigay sa Kanya ng kakayahan, Panginoon, Father God, upang makatanggap o makapag-produce ng pagpapala, Panginoon, sa Kanyang buhay. In Jesus' name. Lord, salamat po sa prayer request ni John Michael, David Joseph, Sophia Gabriel Cortez, Panginoon, na ulila ng kanilang mother, Panginoon. Dalangin ko, Lord, yung provision mo at pagkalinga mo sa mga tatlong batang ito, Lord God, na naulila ng mother nila, Father God. Salamat, Panginoon, Father God, ikaw ang kakalinga, Panginoon, sa mga batang ito. At yung provision ng hospital bills ng mother nila, Lord God, salamat po na ikaw ang magpo-provide, in Jesus' name. Prayer request ni Lian Saludes, Panginoon, na stroke po yung mother niya. Lord, dalangin po namin, Father God, yung favor na makuha niya po yung pension ng mother niya, Lord, na ngayon po siya ang naglalakad. Thank you, Lord, sa approval, Panginoon, at favor, Panginoon, na ito'y makuha niya, in Jesus' name. Lord, prayer request ni Jervina Deocaris, Lord, negative antigen result tomorrow. Thank you po sa favor, in Jesus' name. Lord, ganini po, prayer request ng aming kapatid na si Michael Berases, Lord God, comfort, Panginoon, na naiwan na ulila ni Nanay Mimi, Panginoon. Lord, alam mo po, ang PWD, ang batang ito, nag-iisa lang, Lord, aliwin mo at kalingain mo po ang batang ito sa pangalan ni Jesus. Lord, prayer request is the second dose ng vaccine ni Corazon Regala on October 14. In Jesus' name, thank you. No negative effects sa kanyang physical na katawan. Salamat po sa favor sa pangalan ni Jesus. Lord, prayer request ni Engineer Bobot and family. Alam mo po, ang prayer request nilang personal, hindi ko man po mabanggit, Lord. Salamat. Alam kong may ginagawa ka sa pamilya ni Engineer Bobot, Father God, at sa kanyang buong pamilya, in Jesus' name. Lord, prayer request ni John Carlo, Lord. Negative swab test, Lord, good health at malakas na resistensya sa pangalan ni Jesus. Patuloy ko po itong inaangkim. Lord, prayer request ni Catherine Centino at buong pamilya niya, Lord, provision, Lord, sa lahat ng kanilang pangangailangan. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, prayer request ni Elsa Rivera, Lord, to pass her interview para siya'y magkaroon na po ng work. Salamat po sa favor na matanggap na po siya sa kanyang trabaho, in Jesus' name. At Lord, si Lance Rivera, Lord, matanggap sa PUP bilang mechanical engineer, at si Elaine Rivera, knowledge and wisdom sa pag-aaral ng kanyang mga anak, in Jesus' name. Thank you, Lord God, sa patuloy mong pagsama sa mga batang ito. Lord, prayer request ni Rosie Glover, yung ang Benguet ngayon ay binabayo ng malakas na hangin at ulan ngayon, in Jesus' name. Thank you, Lord God, na wag mong ipahintulot yung landslide, pagguho ng lupa at baha, in Jesus' name. Lord, salamat, Panginoon, Father God, sa pag-iingat mo sa pamilya nila, in Jesus' name. Lord, salamat, Ben, Father God, sa prayer request, sa comfort kay Sister Linda Diego, Panginoon, kaaliwan sa pamilyang naiwan ni Kapitan Diego, Father God. Salamat po, Ama, aliwin mo po ang pamilyang kanyang naulila. Salamat po, Panginoon, sa comfort ng Espiritu Santo. Lord, patuloy po, answered prayer, glory to God, kay Evelyn Duyan, Grigsby, and husband. Magaling na po sila. Thank you, Lord, sa answered prayer, Father God, sa pakipaglaban nila ng ilang araw, Lord. Salamat, ang pagmamahal at pagkalinga mo, naranasan na po nila. Salamat po, glory to God, sa answered prayer. Answered prayer ni Brother June Hernandez, na ngayon po ay nasa flight na siya, papunta pabalik dito sa Manila. Lord, thank you sa favor na nagkaroon agad siya ng mabilisang flight, at ngayon po pang-uwi na po siya dito sa Pilipinas. Salamat po, Panginoon, na makakasama na po niya ang kanyang pamilya. Ingatan mo siya, Lord, at ihatid ng maluwalhati dito sa Pilipinas, sampu sa pamilya niyang iniwanan. Salamat po, Ama, na makakasama na po niya. Thank you, Lord. Answered prayer, Father God, sa aming kapatid, ng bayaw ni Chris Timohica, Lord God, na si Joel Lopez and El Dilberto Fausto, Lord, nakauwi na po sa bahay nila. Thank you, Lord, na pinayagan ng hospital kahit hindi pa po full paid. Thank you, Father God, sa favor mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat. Glory to God. Answered prayer ni Maximo Nipay, brother ni Sister Mercy Nipay, na Lord, na wala ng posibilidad na hindi na siya idadialysis, Lord God, at igagamutin na lang po, Panginoon, Father God, ang kanyang sakit. Thank you, Lord, sa favor. Glory to God, sa answer prayer, Panginoon, sa aming kapatid. Answer prayer ni Ate Nilda Santiago, Lord God, yung sister ni Brother Noli, Lord God, na nakaranas ng gout, uric acid, na wala ang panlasa, na wala ang pang-amoy, nagsusuka, may diarrhea, pero now, Lord, thank you, completely healed na po siya. Thank you po sa answered prayer, Father God. At favor sa aming mga kapatid, Yoli Telmo, Rose Flores, Romel and Astillero family, Nida Velasquez, Rowena and Corina Loy
Father God. Salamat din po rin, Father God, sa favor sa aming kapatid kay Consolacion Magfantay and family, Ma'am Laura Rañada and family, Ma'am Florencia Mejia and family. Ganun din po sa aming kapatid Milna Desus Delarmente and family at kanyang ang kanyang children na makauwi na po ng matiwasay at ng ligtas. Sa November kay Jen Michael and Gio Delarmente, Grace Maravilla and Adeline Ronquillo, thank you sa favor. Kay Remedios BA BOP viewer from Apari, Cagayan, thank you Lord sa favor na patuloy niyang nararanasan. Kay Sister Shelly May sa Bandal and family, Christian and Christy Uy and family, Sister Emma Arangurin and family, Sister Brenda Octaviano and family, Singson family and Silverio family, yung mga binisita ko kanina sa Maligaya compound. Thank you Lord sa favor na patuloy na nararanasan. Salamat po, good health, long life, protection, covering, provision at patuloy na pagsama mo sa kanila at sampu ng kanilang sambahayan. Salamat po Panginoon. At Lord, sa mga birthday celebrant today, si J. Ann Caringal, Florcefida Galang, Justin Cao, Rem Pascual Mandilag, Enan Galang, Noemi Musa Araneta, Eric Cedo, Leslie Ann Canudas, Ninong Luis Navarro, Cheryl Obrero, Nelson Castillo, Aiza Halayahay, Joy Castillo, Marlo Pulyon, Joy Bides, and Jonah Cantiga. Salamat Panginoon, nakikigala kami sa isang taon na naman at dinagdag mo po sa kanilang mga buhay. Salamat, dalangin namin Lord, marami pang kaarawan, long life, good health sa lahat ng celebrant ng October. Nabanggit ko't hindi Lord God, salamat Panginoon sa kabutihan mo at dalangin po namin ang kaligtasan nila sa punan ng buong sambahayan. Pagpalay mo bawat hawakan ng mga kamay at patuloy na pagpapahiram ng buhay sa pangalan ni Jesus. At patuloy namin dinideklara complete healing, complete recovery and miracle. Hindi kami magtitigil at magsasawang ideklara. Pinagaling mo na sila Panginoon at himala na pati nagkumikilos sa buhay nila at ang complete recovery kay Madeline and Owa Aplacador, Sara Taborete Reyes, Dr. Manny Ramirez, Grace Barcoma, Brother Ipe Bariso, Brother Mark Bariso, Brother Elias Bolenses, Dali Basilio, Maribel Balayog, si Sir Red Roma, Alan Salarda, Araceli Farah, Jared Cantillo, Susan Rico, Pastora Hannah Bagalawis, Unicilio, Arturo Navarrete. Thank you Lord sa complete healing, complete recovery, and miracle na patuloy mong ginagawa sa kanilang mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Sa iyong kamay ay aking tinitiwala, kapahingahan ng buhay na sumasamba, sumasamba ang puso kong ito sa'yo'y sumasamba. Sin mo ang puso.
pahing.